when we were in Israel, peace be with you po ay mas kilala po sa Hebrew word na shalom. Okay, practicein po natin para kunyari nasa Israel tayo. Pakisabi po sa katabi, shalom. Shalom. Baka hanggang 10 lang po ulit, shalom. Okay, tapos na po. Shalom actually po is a Hebrew word na ang ibig sabihin po ay peace, harmony, wholeness, completeness. Ito po, paborito ng lahat. Tranquility. Ito po. Yung pong word na shalom at peace ay isa pong kapayapaan na nagdululot ng mahimbing na tulog. Sino po sa atin dito ang mahimbing at tulog kagabi? Madalang na po. Actually po, idiomatically po, pwede po nating gawing greetings ang shalom, pwede siyang hello, pwede rin po siyang goodbye. So whenever we say peace be with you, ay binabanggit po natin ang katagang sumaati nawa ang Panginoon. Because sa atin pong babasahin talata, Isaiah chapter 9 verse 6, pakinggan po natin. Sapagkat ipinanganak at ipapanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at ang prinsipe ng kapayapaan. So whenever we say peace be with you, it is equivalent to saying God be with you. At alam po natin ang kapayapaan ito, 600 years ago, bago ipanganak ang Panginoong Jesus, ay inihula na ng Propeta Isaias. Natatandaan niyo po ba nung pinanganak ang ating Panginoong Jesus, may kalipunan na maanghel ang umaawit? I think, pamilyar po kayo sa awit na tinatawag nating Papuri sa Diyos. Di po ba? Papuri sa Diyos. Anong sabi doon? Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pero may kasunod po siya. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kanyang pinalulugdan. So we never say peace be with you. Hindi lamang po yun basta. Minsan po, nagkaganan lang po tayo. Pero ang peace be with you po sa tatlong aspeto, ang ibig sabihin, sumaati nawa ang Panginoon, magkaroon tayo ng peace with God. Pangalawa, peace with ourselves. Bagamat hindi po ipinapangako ang buhay na matagumpay at tahimik, marami po tayong problema, marami tayong kinakaharap. Pero let's try to be peace with ourselves. Huwag po tayong masyadong ma-stress. Huwag po tayong masyadong maging anxious. At lalo't higit, huwag tayong dadating sa pagkakataong madedepress tayo. Because the will of God for us is to have peace. Of course, not rest in peace. No po? Peace be with us, peace between ourselves, and tignan niyo po ang katabi niyo, peace with others. Ang sabi po ng Biblia, tinatawag na mga anak ng Diyos ang mga peacemakers. At alam natin, sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ito po ang iniwan ng Panginoon nung siya po ay aakyat na doon sa Ama sa Langit. Sabi po niya sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Every time po na tayo ay tahimik at hindi inuusig ng ating budhi, meron tayong kapayapaan, it means all is well. Kapag tayo po ay walang ka-conflict sa ating mga relationship, sa asawa, sa pamilya, anak at sa mga katrabaho, ibig sabihin, sumasa atin ang kapayapaan ng ating Panginoon. I will end with this story. Sa isa pong patimpalak ng painting, marami pong sumali. Ang tema po nila, paano ipapakita ang kapayapaan sa pamamagitan ng kanilang mga pagguhi. May sumali po doon, malayad na dagat. Meron pong sumali doon, magandang ulap. Meron po doon, simenteryo, para mapakita yung peace. Pero alam niyo po, at the end of the contest, ang nanalo po,
hindi sila makatanggap dahil ang nanalo ay isang talampas na parang pagsanhan falls. Magulo ang mga alon, magulo ang mga tubig. Sabi ng mga sumali, it's unfair, bakit yun ang nanalo? Peace ang atin pong tema. Pero alam nyo, nang na-justify nung painter, hindi nyo ba nakikita na sa kabila ng mga alon na yon, sa likod niyon ay may isang ibon na umaawit ng tweet. Peace, ang ibig po nang sabihin ng peace, hindi po nangangahulugang, hindi maingay. Pag sinabi po natin kapayapaan, hindi po ito nangangahulugan na walang problema. Pag sinabi natin kapayapaan, hindi po ito nangangahulugan na lahat ay okay. Ang peace, ang sinasabi po doon, sa gitna ng mga pagsubok at problema, sa gitna ng kaguluhan, meron pa rin po tayong kapayapaan. Again, let's say to our neighbor, Shalom. Sa kabila po, Shalom. So every time nasasabihin po natin, again for the next time, Apo, ang peace be with you, ibig sabihin po noon, sinasabi natin sa ating katabi, sumaatin ang ating Diyos. Dahil siya ang prinsipe ng kapayapaan. Every time na sinasabi natin, peace be with you, meron akong kapayapaan sa puso ko. Wala akong kaaway, wala akong ka-conflict. I can stand. Pwede tayo makipagtinginan ng eye to eye. Kasi mga peacemaker tayo. Remember that in Beatitudes, blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. Sa Israel po, ang salitang shalom ay napakahalaga. No po? Ang shalom, kapag sinabi mo sa isang tao na may problema, alam niya may nagpe-pray sa kanya na malampasan niya ang kanyang problema. Ang kapayapaan po na binabanggit dito ng Panginoon, sabi niya, ay hindi kagaya ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Yes, kaya nating bumili ng mga mamahaling waterbed para makatulog tayo, pero hindi natin kayang bilhin ang tulog. Kaya nating kumain sa mga unlimited samgyupsal, nako, na marami tayong kinakain, pero hindi natin kayang bilhin ang appetite. Kaya nating bilhin ang lahat ng mga entertainment, gadgets, manood tayo ng pinakamamahal na mga concerts, pero hindi natin kayang bilhin ang kasiyahan. Lalo na po ang kapayapaan, it's definitely not for sale. Kapag sinabi po natin, peace be with you, ibig sabihin po nito, ayos ang relasyon natin sa Diyos, na prinsipe ng kapayapaan, ayos ang relasyon natin sa ating sarili, meron tayong kapayapaan, hindi po tayo inuusig ng ating budhi. At higit sa lahat, tayo po ay merong peace with others. Napakasarap po na mabuhay na may kapayapaan. Ewan ko lang po kung totoo ang kasabihan na kapag daw ikaw mag-aasawa, lalagay ka sa tahimik. Can I see a reaction po? Totoo po ba na pag nag-asawa daw ay lalagay na sa tahimik? Yes, hindi po. Alam niyo po ba ang paglagay sa tahimik? Yes po. Gusto niyo yung Englishin ko po ang paglagay sa tahimik? Ibig sabihin nun, liliban ka sa iyong kapayapaan. In English, you will rest in peace. Bakit po, kapag nag-asawa ka, kapag buhay ka pa sa sarili mo, your marriage will not be successful. Kaya totoo din naman po na kapag nag-asawa ang isang tao, lalagay siya sa tahimik dahil mananahimik siya. Kapag ang mag-asawa ay mag-aaway, tandaan niyo po ang number one rule, walang nag-aaway mag-isa. Kaya pag ganit si Mrs., ang mga mister, tahimik lang kayo kasi walang nag-aaway mag-isa. Pangalawa, ang sinong galit, siya ang may karapatang magalit. Yes. And pangatlo, ang taong galit, bingi. Yes. Diba? Kahit mag-explain ka, hindi ka niya pakikinggan. But anyway, kiddingly aside, dapat po i-design nating magkaroon ng kapayapaan sa bawat araw. Yung hangarap tayo sa ating manlilikha, tatanungin tayo nung tayo'y nabubuhay, ano ang ginawa nating contribution para ipalawig ang kapayapaan. Kapag meron pong pageant worldwide, anong sinasabi lagi nilang mantra? World peace. Totoo po bang may world peace? Alam niyo po, hanggang sa ngayon, ang bayan ng Israel nakahati sa dalawa. Meron pong tinatawag na separation wall ang Palestine at ang mga Hudyo. Nandun po kami,
ang aming pong tourist guide ay Hudyo, kailangan niyong bumaba sa boundary kasi hindi niya na kami masasamahan sa hotel because we are living in Palestine. Again, sabihin nga po natin sa ating mga katabi, Shalom. Shalom. Let us pray for the peace of Jerusalem. Tandaan niyo po ang mga Pilipino. Pilipino po ba tayong lahat na narito? Hindi naman po sa pag-ano, mahal na mahal po tayo ng mga Hudyo. Pinaaabot po ng mga Hudyo sa Israel ang pasasalamat dahil ang Pilipinas po ang naging dahilan bakit sila kinilalang bansa through Manuel L. Quezon at kay Alberto Romulo. At tanging Pilipinas po ang nagkandili sa mga refugee ng Israelites the time of Holocaust na 6,000 ang pinapatay ni Adolf Hitler. Kaya mapalad po tayo mga kababayan dito po sa Pilipinas. Alam natin, every Sunday, after Sunday, we are talking about peace be with you. Kaya sa umaga pong ito, nawa ang kapayapaan po ng Diyos ay mapasa atin dahil ito po ang kanyang layunin bakit siya nagkatawang tao. Siya po ang nagdulot ng kapayapaang iniiwan niya sa atin, kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito. For the last time, pakisabi po sa inyong katabi, peace be with you. Nakasampu na po ba kayo? Mamayang gabi po, ang sikreto daw po para magkaroon tayo ng mapayapa at mahimbing na pagtulog, saglit lang po ito. Sabi ng Panginoon, kapag mag-aalay daw tayo ng handog sa Diyos at meron tayong naalalang kagalit o nagkasala sa atin, iwan muna daw natin sa isang tabi ang ating handog. Makipagkasundo muna tayo. Kapag nagpatawad na tayo, nakipagkasundo na tayo, balikan natin ang handog. Then and only then pa daw niya palulugdan ang ating mga handog. Peace be with God, it means na dapat wala tayong atraso sa Diyos. Ang Diyos hindi po maikli ang kamay niya para abutin tayo, hindi siya bingi para sa mga prayers natin. Alam niyo, sa Wailing Wall, yung mga prayer request ng mga tao sinisingit sa mga pader. Sabi ko, pag marami akong dalang prayer request, hahanap ako ng buwang na bato. Ganun ang Pilipino eh. Iyahagis ko na lang doon. Pero ang prayer will be in vain kapag hindi tayo ayos sa relationship natin sa Diyos. The only thing na makapaglalayo sa tao at sa Diyos ay ang ating mga kasalanan. Peace be with God means lagi tayong hihingi ng tawad sa Diyos every time nalalapit tayo. Sinasabi nating Ama namin na nasa langit. Diba? Sumaamin nawa ang kaharian mo. Ibig sabihin, i-acknowledge natin na wala po tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Diyos. Peace with ourselves. Mahalin natin ang sarili natin. Minsan naman po, i-blow out mo sarili mo. Huwag mong ubusin ang sarili mo. Diba? Yung mga nanay, masyadong inuubos ang sarili sa mga anak. And then in the end, iiwan. Wow. Diba ang hirap ng gentong buhay? Alam po natin ang kapayapaan ay makakamit natin kapag kasama natin lagi ang prinsipe ng kapayapaan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Bago po tayo manalangin, for the last time with all our hearts, pakisabi po sa inyong katabi, peace be with you. Sa Hebrew word po, Shalom. Shalom. Maganda po, pag nagbatian tayo ngayon ng hello, Shalom, pag magbabatian pa paalis, Shalom pa rin po. Yan lang din po ang say ng hello at goodbye sa Israel. Sige po, maganda po tayo manalangin ngayon dahil may kapayapaan po tayo. Tayo po ay magtungo ng ating mga ulo. Dumako po tayo sa kapayapaan, knowing and believing na ang sino mang lumalapit at dumudulog sa pagdarasal na may mababang puso ay kinalulugdan ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sapagkat dumating ka dito sa lupa noong nagkatawang tao ka. Hatid mo ang kapayapaan sa sino mang kinalulugdan mo. Nalangin ko na kalugdan mo ang bawat isa sa amin, lalo na sa buong linggo ito ng aming pagtatrabaho. Bigyan mo kami ng pusong selfless, Lord. Meron kaming dedicated heart. We are not just working, just for compliance, O God. Maraming salamat po sapagkat ang paglilingkod namin sa bayan, ang paglilingkod namin sa tao ay paglilingkod na ginagawa namin para sa iyo. Bigyan mo kami ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng katiyakan na pansamantala naming iniwan ang aming mga tahanan, subalit hindi kami mag-aalala sapagkat hindi mo po sila
pababayaan. Pagpalain mo ang aming minamahal na gobernador sa kanyang pangunguna at bigyan mo siya ng wisdom, knowledge, and understanding kagaya ng kay Haring Solomon upang ang lalawigang ito ay mapamahalaan. Katulong ang lahat ng mga kawani, ang amin pong mga pinuno sa loob at labas ng Kapitolyo. Maraming salamat. We declare peace be upon Laguna, be upon the Philippines, be upon the land of Israel. We thank you and we love you. In Jesus' name, amen. Amen, amen. God bless po. Shalom. Thank you. Okay, maraming salamat. Shalom. Shalom. Okay, very timely ano po. Kahapon, habang inilay natin ang ating gobernador, at any moment ay makakasama na natin, tayo po ay kumatawan doon sa reunion sa Kalamba, sa LLC, Inanap. Isa yan doon sa pinagsimula namin. Ang sabi ko, bago ako magsimula, or nung bandang gitna na, tapikin natin yung ating mga katabi, yung mga kaklase natin, say hi, and batiin natin. Baka ito yung mga kaklase natin nung araw na hindi natin kabatihan, baka meron pa tayong tampuhan sa kanila. It is the time, sabi ko, napakatagal na, grand alumni nila, para matapos na ano, at least gumaan yung inyong kalooban. At sa news kanina, sa Asia, according to sa pag-aaral, ang Pilipinas ang nangunguna doon sa when it comes to sleep, yung mahirap makagawa ng tulog, ang Pilipinas ang number one. According to sa studies sa Asian country, tayo yon. At sabi nga doon, bawal pa lang yung cellphone, dapat bago tayo matulog, 1 hour before ay hindi na tayo gumagamit ng gadget bago matulog, isang oras. Pero ironically, katabi pa natin yung gadget doon sa tabi, sa may unan, sa may maring sa tokador, sa table, beside ng kama, palapit pa rin natin. So, dapat ganun pala. At yung kanina, yung binanggit din ni Pastor, very, lagi naman natin binabanggit yun, yung pag nag-aalay tayo, alay means kasi hindi naman yung actual na nagbibigay ka sa simbahan eh. Yung lagi kang sumisimba, you always go to church every Sunday sa mga fellowship. Pero sabi nga, kung meron kang kaalitan, meron kang kagalit, it's useless. Ano po? Walang kwenta yon. Dapat iwan mo muna yon, puntahan mo yung kagalit mo, yung katampuhan mo, kung sino man yon, and isettle mo. Para yung iyong pag-aalay, maging worth it sa Panginoon, sa Diyos. Para tanggapin, di ba? Okay, may mga announcement po ba? Aside doon sa awarding natin ng mga retirees, meron pang iba? Wala na? Okay, malapit na naman po ang ating mahal na gobernador at makakapiling natin. Kanina ay pila na. Most likely, baka yun ay boundary na ng Santa Cruz pila. Okay, kasi ang pila naman, dun din sa boundary ng Victoria, pila na yun. Hindi, yun ay ko na. Santa Cruz na yun, baka nandito na lampas na yun ang Sunstar. Mabilis naman. So, 13 yung awardee natin, yung bibigyan ng parangal. Ito yung mga tao na nag-ambag ng kanilang panahon, ng kanilang oras, dedication sa ating pamahalang panlalawigan para paglingkuran yung ating mga constituents. And time will come, darating ang panahon, magiging isa tayo doon sa bibigyan ng award dahil minsan tayo ay naging bahagi ng pamahalang panlalawigan at inire-recognize yung ating ambag sa ating mga kalalawigan. Yes, Doc. Tawagin si Dr. Magamas ba, Doc? Ah, mamaya na. Okay, sige. Pwede po. Habang iniintay natin para mamaya malis na yung oras natin. Ano po? Medyo mahaba pa rin tayo mamaya. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Supposedly kasi last week nagsimula itong programa. Nagkataon lang na wala yata tayo flag ceremony nung last week. Meron ba? Tuesday, holiday? Tuesday. Ah, wala ako? Monday, wala holiday. Tuesday. Tuesday meron. Anyway,
Ito po yung programa nung sa nutrition, Bantay Kalusugan. Ongoing na po ito. Last week pa po nag-start yung Bantay Kalusugan. Ito ay para lang ma-increase yung awareness ng PGL employee on the risk factors of lifestyle-related diseases. So ongoing ito, ano ba yung project ng mga services na binibigay? Ginagawa po natin yung body mass, BMI, and waist to hip ratio assessment para makita kung mga may mga overweight dito sa empleyado. Open pa rin po ito. Hanggang magdire-diretso itong ano, o ito'y magiging maganda yung program, siguro ilalagay namin na whole year yung anong to. So, blood pressure monitoring, lifestyle risk assessment, kung kayo may mga bisyo, pag-uusapan din yun. Nutrition, diet counseling, ginagawan po ng menu para malaman kung ano lang talaga, ilan ang caloric requirement. Then, lifestyle modification counseling po. Ginagawa rin po natin. Ang schedule po, dapat na-launch na po ito nung last week. Every Friday, weekly po ito, every Friday 3 to 4 p.m. hanggang August 4 gagawin po. Ito ay sa God office po ginagawa. Papasalamat po kami sa God. Binigyan kami ng pagkakataon gamitin yung opisina. Doon po kinokondak itong Bantay Kalusugan na activity. So yun lang po, sana makita kayo. Para, ito po ay para sa kalusugan na empleyado. At least malaman nyo kung kayo may mga certain na high risk at kailangan nyo ng nutritional na mga advice. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Okay, maraming salamat, Doc. Nalimutan siguro ni Doc. Usually kasi pagka nag-holiday ng Monday, ino-offset natin, di ba? Ginagawa nating Tuesday na yung usually Monday. Hirap talaga maliit, ano? So, may mga announcement pa tayo? So, baka may mga announcement pa kayo. Kung meron, siguro later na yon. Because, Alvin, wala. Nakatingin ka kasi sa akin. Okay, so maganda rin. Every Monday talaga nagkakaroon tayo ng spiritual upliftment. At sana, pahalagahan natin yung, alam ko kung continuous pa yung ginagawa ng Moral Development Office, yung may spiritual upliftment doon sa mga opisina natin, na maka-attend din tayo. Mahalaga yun, regardless kung ano yung inyong religion, di ba? Wala namang, hindi naman siya doctrinal eh. Hindi siya doctrinal. Kaya kahit kayo Katoliko, kayo ay anong religion natin, pwede tayong makinig. Ano? Hindi naman tayo kukuning membro kung kayo makinig eh. At this one lang yun. Wholesome naman yung pa natin. Yung paraan nila. Kung kayo interesado, you can discuss with them. Kung gusto nyong madoktrinahan kayo, mag-aral pa tuloy-tuloy after nung natin, okay lang naman yun. Pero hindi po siya doctrinal, kaya huwag kayong matakot na pag dumating sila, nag-aalisan na yung iba, hindi nakikinig. Palagahan din naman natin, nag-e-effort naman yung mga kasama natin dito sa Moral Development Office. Ngayong umaga, ang mangunguna po sa ating Linggo ang Pagtatas ng Watawat ay ang Mahayhay District Hospital sa panguna ni Dr. Lapitan, Teresa. At siyempre, yung kanyang buong pwersa, may tao pa sa Mahayhay. Okay naman, baka kasi nagsara tayo, nandito tayo lahat. Joke lang po, Okay? So, wala na akong nasabi dito. Ubus na. Ubus na yung baon ko. Ayan. Okay, habang tayo naghihintay, para dire-diretso na tayo. I-recognize po natin yung ating mga department heads at unit heads. Siyempre, Attorney Dulce Banal,
Ma'am Karina Macalos, Ma'am Nieva Teresa Riodica, Indira Maximo Uri, Fatima Eleanor Villasenor, Libenso Malabanan, Lea Teresa Javier, Indira Pablo Del Mundo, Francisco Makabuhay, Joy Pilin Bacanto, Feli Cruz, Mitzi Elbo, Engineer Abit Arellano, Jocelyn Litan, Justin Garcia, Pamela Jane Baon, Dr. Mary Grace Rosamante, Lucia Almeida, Mary Jane Corcuera, Alvin Seho, Dr. Rene Bagamasbad, Dr. Judy Rondilla, Dr. Herma Pormeloza, Dr. Rodolfo Villarin, Dr. Hilson Balendo, Dr. Edgar Palacol, Dr. Margina Esporal, Dr. Peter Uy, and Dr. Maria Teresa Lapitan ang mag-host po ngayon ng ating flag raising ceremony. Ba't nakapayong pa yung nasa loob ng Time Plaza? Ano? Ayan, baka nalimutan nyo. Andito na kayo sa loob. Naampias. Okay, sorry. Hindi ko kasi kita eh. Tawag ba kita, Sir Marlon? Ha? Late ka naman eh. Ay, hindi ba? Hindi ka na. Sorry naman. Mamaya, mag-usap tayo. Pagay ka talaga dyan. Ay, busy ka lagi. Pag-usapan natin ang personal. Mga kasama, palagpakan po natin ang gobernador ng Lalawigan ng Laguna, Governor Ramil Laurel Hernandez. Okay, muli po, palagpakan natin, Governor Ramil Laurel Hernandez. At ngayon po ay formal natin umpisa na natin programa ngayong umaga at katulad ng binanggit natin kanina, ang Linggo ang pagtatasang watawat ay pangungunahan po ng May High District Hospital sa pangunguna po ng kanilang pinuno, si Ma'am, si Doktora Maria Teresa Lapitan. At ngayon po, para po sa pag-uumpisa, nais nating tawagin si Ms. Jocelyn Breganza, ang guro ng palatuntunan. Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kami po ang mga kawani na nagmula sa LPH Majayjay District Hospital na naatasan po na manguna sa Lingguhang Pagtataas ng ating watawat. Ang pag-awit po ng lupang hinirang ay pangungunahan ng inyong lingkod, Jocelyn M. Breganza, na susundan po ng panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na gagampanan ni Ginang Anela de Guzman, gayon din po ang panunumpa ng lingkod ng bayan ay gagampanan ni Ginang Isabelita Merestela at susundan naman po ng pag-uulat ng mga na isa katuparang gawain ng aming pumbutihing hepe, Dr. Maria Teresa B. Lapitan. Tayo po ay tumayo ng tuwid. Ilagay po ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po natin awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Thank you.
itaas po natin ang ating kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Panunumpa sa Watao at ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong pusong nanunumpa sa Watao at ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dalangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Muli po natin itaas ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng Lingkod Bayan. Ako ay isang Lingkod Bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa Lingkod Bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa makatiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang Lingkod Bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin na tahanganin ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Sa ating butihing Gobernador Ramil L. Hernandez, sa ating Provincial Administrator Attorney Dulce Rebanal, sa mga department heads at unit heads, sa aking mga kapwa-kawani ay naririto ngayon, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Taon 1971, sa bisa ng Republic Act 611 Series of 1975, ay naitayo ang Majayjay District Hospital bilang Level 1 Service Facility na may 15 authorized bed capacity na ang pangunahing pinaglilingkuran maliban sa Majayjay ay mga bayan na Magdalena, Liliw at paminsan-minsan ay Nagkarlan at Pagsanghan. Dahil sa patuloy na paglago at ng populasyon at pagdami ng mga nangangailangan ng tulong medikal, noong taon 2018, sa bisa ng Sangguniang Resolusyon bilang 15 Series of 2027, itinaas po ang authorized bed capacity ng ating hospital mula 15 ay naging 34 upang matugunan ang mga ito. Sa pagdami po na siniservisyuhan ng ating hospital, ay nangailangan kami ng additional plantilla personnel tulad ng dentista, admin staff at higit sa lahat mga nurses na agad namang tinugunan ng ating provincial government. Maraming salamat po Gov, Admin, Ma'am Jo at Ma'am Leia. Upang mapag-ibayo po ang kahusayan ng serbisyo medikal ng ating mga kawani, sila ay pinapayagang umaten sa iba't ibang training tulad ng BLS, ACLS at advanced sa pag-aaral tulad ng MAN para sa mga nurses. During the pandemic, madami din po ang tinamaan ng COVID sa ating mga kagawani. Subalit nalampasan po namin ito at napanatiling nakapagsirbisyo sa ating mga mamamayan. Malugod din ko pong ipinaalam na ang aming facility ang kauna-unahang nakakompleto ng registration ng mga primary healthcare workers para sa e-consulta package ng Universal Healthcare ng DOH. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang Majayjay District po ay nagawaran ng Achievements Award ng DOH Calabar Zone, not just one, but for 2 years for qualifying to adhere to the advocacy in the field of newborn screening. Nagpapasalamat din po kami ng lubos sa provincial government sa pamumuno ni Gov. Ramil sa pagbibigay sa amin ng iba't ibang kagamitan tulad ng generator set, auto analyzer, newborn screening, newborn hearing test na requirement sa DOH licensing, OR lights,
na ginagamit sa aming operating room, x-ray machine, kung saan ang lahat ng mga ito ay kinakailangan upang mabigyan ng serbisyong tama ang ating mga mamamayan. Maliban po dito, ay nabigyan din kami ng DOH ng iba't ibang kagamitan tulad ng agglutination viewer, autoclave machine, dental compressor, fetal doppler, to name a few. Sa larangan naman po ng infrastruktura, ipinagawa na po ng provincial government ang draining system ng hospital alinsunod sa patakaran ng DENR. Thank you po, bro. Ang STP po namin ay naaprobahan na din, subalit sa di inaasahang pagkakataon dahil sa kasalukuyang kakulangan ng espasyo ay pinahinto muna namin ito. Sa halip ay nag-request po kami na unahin muna ang aming proposed construction ng annex building upang makatugon kami sa licensing requirements ng DOH. Sana po ma-approve. Sa kasalukuyan po ay nakakasunod kami sa makabagong pamaraan na information technology tulad ng Interoperable Hospital Information System or IHIS, kung saan lahat ng records ng pasyente ay computerized na in preparation sa paperless policy ng DOH. Pinababatid din po namin na 24 hours na ang serbisyo ng aming pharmacy, radiology, laboratory at operating room. At ang ambulance din po ay 24 hours din. Kaya lang po ay dahil sa kalumaan ng mga ito ay malimit pong nasira kaya di nagagamit sa malalayong destinasyon tulad ng Maynila at Batangas. Sana po mapalitan mo. sa hospital statistics naman po, napanatili po namin ang yearly income na 10 to 11 million kada taon. Ang laboratory po ay nakakater ng average na 11 to 12,000 clients yearly. Ang radiology po ay nakapagbibigay ng 1,000 to 2,000 pasyente kada taon. Ay 1 to 2,000 pasyente lang po dahil sa ang available na x-ray po namin ay portable pa lamang. Pero sa mga susunod na araw po ay madadagdagan na ito dahil napagkalooban na din po kami ng provincial. Thank you ulit po, bro. Na bagong digital stationary x-ray. Ang kaisa-isa po naming dentista ay nakakapagservisyo ng average na 1 to 2,000 patients yearly. Ang operator morning again for all of us as we are about to have our second quarter Pasasalamat Lingkod Kapitolyo. So as we all know, ito po ay ating programa kung saan atin pong kinikilala ang ating mga retirees na nagbigay ng kanilang inspirasyon at contribution para po sa pamahalaang panlalawigan ng Laguna. So, to start off, may we call on our Governor Ramil Hernandez, our Provincial Administrator, Attorney Dulce H. Rabanal, again, we have awards, bronze, silver, and gold, depending po sa kanilang servisyo, mga taon na pinagsilbi po sa ating probinsya. And may we start off from San Pablo District Hospital, Medical Officer 3, Dr. Rolando Magpantay, represented by the AO. From Laguna Provincial Jail, Mr. Bienvenido Paler Castro, represented by our AO. Again, from Laguna Provincial Hospital, San Pablo City District Hospital, we have Ms. Irma Virtucio Manalo. Okay, so yung mga tapos po, you could line up here behind Kenabo. Next, for our silver awardees from Sangguniang Manalawigan, Ma'am Mercedes Gamboa Sobiaga.
Panalawigan, Mr. Francisco Makapulay. From Jose P. Rizal Memorial District Hospital, Medical Technologist, Ms. Gloria Obsequio. Again, from San Pablo City District Hospital, Midwife 1, Ms. Mingela Dorado Mateo. Palakpakan natin po ha ang ating mga natatangi retirees po today. And from Governor's Office Executive Staff, Silver Awardee, Ms. Relisa Dadios Gonzalo. City District Hospital, Admin A3, Ms. Webina Maranan. Gold Awardee from the Provincial Health Office, Dentist 3, Ms. Marion Menchas Pahutan. She is our chief nurse at the time po at Baen District Hospital. Gold Awardee from General Services Office Security Guard 1, Mr. Joel Pascual Tobias, represented by the brother, hindi pa po siya ang mag-retire. Congratulations sa lahat ng ating awardees. Palakpakan natin ang lahat ng ating mga awardees. Maraming salamat sa inyong paglilingkod sa pamahalaang panlalawigan ng Laguna.
And congratulations din sa Mahayhay District Hospital sa pangunguna ni Dr. Maria Teresa B. Lapitan at ang lahat ng kanyang mga kasama. Palakpakan po natin. Congratulations sa lahat ng inyong mga accomplishments. Sana ituloy niyo pa. And again, yun lang. Wala naman akong mensaheng mahaba. God bless sa lahat. Good morning.